Give me the other microphone. So, magaling ba yung talk ni Cecil? Yes! You want more? Yes! Okay, so the reason I'm here is not to do an NDO. The reason I'm here is to interview Cecil Ramses. Okay, so Cecil. Painumin naman ng tubig si Cecil. Ano to? Baka ma-heatstroke to. Huwag naman. Maglagay ka ng maliit na lamesa dito. Lagyan nyo ng drinks. Yung drinks na nilaan nyo sa akin, bigyan nyo na kay Cecil. Parang mas kailangan niya. Fresh na fresh pa ako. Galing kong bahay eh. Thank you, sir. So, I had two meetings this morning, no? It's related to construction, no? One is yung kinoconstruct na office ni Mama Dam. No, nakakita na ba kayo ng opisina na kulay pink? Di ba? Malapit na. Tangan na pating CR pink. Pating Inidoro pink. And thank you din. Namo, grabe sa iPhone. Yung din yung naglalagay. Okay, tapos my second meeting was regarding no the second floor of Jollibee and Greenwich, kasi we are rushing no, so that hopefully sometime in May no we can already occupy the second floor. By the way, nakita nyo na, rami ng kotse nakapark sa tapat no. Kanina pagdating ko, tumatawag ako, kinakausap ko yung admin ko, pinapagalitan. I was asking the guard, oh, sabi ko, rami nakapark sa tapat, ha? Sinong nag-aasikaso ng parking? Sabi niya, kami po. Wala daw pakialam yung guard sa tapat doon sa mga parking. Sabi ko, edi wow. Ano to, gantihan? Kasi napahiya siya. Ayaw na niya tayong asikasuhin. So anyway, I called my admin manager. Sabi ko, kausapin mo nga yung kausap mo sa tapat. Sabi ko, ano bang usapan ninyo? Diba? Kasi part pa rin tayo ng building nila. Dapat yung guard nila inaasikaso tayo. Diba? So, ang sagot sa akin, kasi hindi daw nila alam sino yung taga-iFern, sino yung hindi. Sabi ko, pag naka-chedeng, naka-mini Cooper, di automatic iFern. Pag naka-Mustang, iFern. Di ba? Pag naka-artista ban, iFern. Pagka naka-ordinary car pa lang, no, iFern Car Club, di ipakita yung iFern ID or ipakita yung Facebook. No, oh, tinan mo, yan, no, picture ko, may post akong Perndy, oh. Oh, iFern ako. Or ipakita nyo t-shirt nyo, di ba? Sabi ko, mabilis naman makilala yung mga taga-iFern. Pagka maayos, matino itsura, iFern yun. Okay, so I had those two meetings to finish, no, before coming to the office. So, what was your topic today? Is this your favorite topic sa NDO? Yes po, sir. Ano yung topic mo? Ano po? Explore po. Explore. Yes, so, anong ibig sabihin ng explore? Balay po ano yung kung paano mo i-explore yung iFern business mo, paano po mag-prospect list, prospecting and invite ng prospect po. Okay. So, may natutunan kayo? Yes! Kwento mo yung palengke sistema mo? Yes po. Okay. So, you know, it's Ramses Group, no? Cecil and Buddy who created this palengke system nila, no? The 100 pesos, no? What do you get for 100 pesos? Ano yung kapalit ng 100 pesos? 5 pieces, 5 capsule po ng Fern Active. Okay, so 5 pieces of Fern Active is equivalent to 100 pesos. Yes, per. Bali, ano po, overpriced nga kami. Yeah, no problem there, no? We are happy that you are overpricing. Huh? You are happy that you are overpricing, no? Yun yung tamang paraan ng pagne-negosyo. Underpricing katangahan yun, ha? Huh? Kasi when you do underpricing no, or nagbabaksak presyo ka, that is the cheapest way to compete is baksak presyo, no? Yung pababaan ng presyo, kung hindi ka matalino, wala kang naisip na marketing strategy, pababaan ng presyo, no? Kung magaling kang mag-isip, no, marami kang idea, maraming paraan para hindi magbaksak presyo, no? And when you do baksak presyo, you do two things na mali. Number one, yung tao no na loyal sa products mo, mga members mo, downlines mo, or mga suki mo na willing bumili at SRP no, or willing bumili at distributor's price because members sila, no, you penalize the loyal people na willing namang magbayad ng tamang presyo, tapos nagbabaksak presyo ka dun sa mga tao na hindi naman deserving
nung mababang presyo. Number one, wala silang loyalty. Number one, naghanap lang sila ng mura. Hindi nga sila nag-member sa'yo. Tapos, hindi pa sila willing magbayad ng SRP. So, that's unfair to the loyal people. And number two, you reward, no, the unloyal people. Kasi the people who only care about price, pagka kunyari ang Ferndy, 10 pesos ang SRP. Tapos binenta mo sa kanya ng 7 pesos, 8 pesos. So bibili siya sa'yo. Tapos next time pagbalik mo, sabi niya, may nag-alok sa akin na 7.50 eh. Sabi, ay hindi, hanggang 8 lang ako. Hindi na siya bibili sa'yo, bibili siya sa 7.50. Wala siyang pakialam sa'yo, no, ang pakialam lang niya, yung mura. So these people without loyalty, binentahan mo sila, you're rewarding them. Na ang paki lang naman nila mura, wala silang paki sa'yo. Katulad lang din yan ng mga upline na umalis. Wala silang paki sa'yo, ang paki lang nila, pagkakitaan kayo. So yung mga customer na bumibili, naghahanap ng mura, ang paki lang nila is makabili ng mura. Kahit na 10 taon mo na yan binibentahan, pag bukas meron nagbenta ng mas mura, lilipat ka agad sila. So ba't mo lalabagin yung policy ng kumpanya para sa mga tao na wala namang loyalty? So when you sell under price, that is wrong on two levels. Nagets nyo? Parang nawala na sayang yung loyalty ng mga tao na loyal sa inyo, loyal bumili sa inyo, loyal sa produkto nyo, loyal sa presyo nyo yung tama, you penalize them. And then you reward the people na wala namang paki sa inyo. Okay, so never ever do that. Parang ang problema kasi sa Pinoy, masyado siyang magaling makisama, 'di ba? Hay, hayaan mo na, bahala na ang office diyan. Hindi ako magsusumbong, madawit pa ako sa gulo. No? You do that or you don't do anything. Kaya sabi nga, it only takes a good man to do nothing for evil to triumph. Yung mga kasamaan nagwawagi kasi yung mga mabubuting tao walang ginagawa. Kung mahal mo ang negosyo mo, proprotektahan mo yung negosyo mo. Kung meron kang alam na gumagawa ng mali, ire-report mo. Ang pinakamasakit is downlines mo yung gumagawa ng mali. Hindi mo masabihan, hindi mo ma-report kasi takot ka mawala ng kita. Pero unti-unti niyang pinapatay yung negosyo ninyo. And syempre, part niya ng grupo mo, yung ginagawa niyang mali, ituturo pa niya sa iba. Okay? So anyway, now you are one of our top leaders. No, and I want to do another spelling of top, no, instead of top, T-O-P, but tough, T-O-U-G-H. No, you're one of our toughest leaders also, no, hindi natitinag, no, kahit na anong problema nalalagpasan. So, you know, given that you're what, 6 years in IFERN? Yes, sir. Kung okay. Registration po ang pagbabasehan. So you're about 6 years in IFERN. So you've been through a lot, no? But at least you're already SAFAR presidential director, you're already $1 million club. And by the way, no, yung mga majority nung kasama sa iCruise, downlines po ni Cecil. Yes po. Okay. And of course kasama rin si Cecil at si Buddy, no? So for the first time magkakasama sila sa cruise ship, no? Saya, sir. Na hindi iba yung kasama ni Buddy. Kasi yung mga raming boyfriend yan sa barko. Joke lang. So at least for the first time, no, si Cecil at si Buddy magsasama sa barko. So maybe you have some questions that you wanted to ask me so that I can, you know, give you some live one-on-one mentoring today. Ay, wow. Nasyak ako doon, ha. Ang question ko, sir, is ano, samantalahin ko na to. Kasi ako, tama si sir na pwede kong i-consider yung pagiging tough leader. Pero nakukulangan pa kasi ako, sir. Kasi the fact na hindi ako nagpa 5 million per month, which is my frustration, gusto ko mag 5 million per month talaga. Nakailang compute na ako doon. Pero, syempre, yung income related kasi siya sa attitude. So gusto ko pa po, ano po kaya, sir, yung ano? Yung way pa para mas ma-level up ko pa po yung leadership ko. Kasi ano eh, nakukulangan ako. Masipag ako, yes, alam ko po yun, nararamdaman ko na masipag ako. Wala din akong tulog, katulad din ng iba. Pero sabi ko, parang hindi yun sapat. May something, inahanap ko siya, sir. Actually, inahanap ko siya kung ano pa yung kulang sa akin na gusto ko pa po siyang itaas ba. Na, alam ko po kayo makakasagot nun. Kasi, ma-observant po kayo sa tao eh, na ano, yun yung mga
ano pa kaya, sir, yun? Gusto ko po mas tough pa, mas leader pa. Ganun. Not for the income na lang. Siyempre, bonus yung income. Kasi gusto ko pa pong mas tumaas yung Cecil. Kasi yung mga experiences ko before, yes, naging tough ako doon, marunong ko humarap sa mga problema, pero nasi-shaken pa rin ako eh. Gusto ko yung walang emotion, sir. Yung di ako makakaramdam ng kahit na ano, yung di ako maapektuhan. Gusto ko yung level na yun. Yung, yes, may ano ako, human ako, pero gusto ko yung wala akong emotions. Yung hindi na ako maapektuhan ng kahit na sino. Gusto ko yung level na yun, sir. Paano po yun? Pinagdasal mo ba yan? Nga, no? Ang sagot naman, ang bilis naman nun, sir. nga, no? Okay. So di ba sabi nila, when you pray to God, God, make me strong. Hindi naman genie to na God may misumpug. Uy, wow, parang stronger. Parang lumaking muscle ko. Hindi, no? Sabi nila, you want to be strong, you know, you want to be tougher, you want to be wiser, you want to be more intelligent, then God give you challenges for you to become strong. Okay? So you want to be tougher, you want to be without emotion, no? So ako, di ba last year, no, I had 6 presidential directors, yung top leader nila, 17 years ko nang kanegosyo. Yung mga dating downline ni Jun Salera, no, recognizing Jun Salera, no, our 73-year-old leader. Okay? Kaya mo pa tumayo? Tayo ka para makita ka nila. 77, sorry. Oh, pinapabata na nga kita, pinatanda mo pa yung sarili mo. Okay? So I met him in 2005. No, next year we've been in business together for 20 years. And the 2 presidential directors that left, no, last year, downlines niya sa Fernsea. Pero nung tinatayo namin yung iFern, no, in 2012, sabi niya, sir, mas matalino sila, mas magaling sila sa akin, pobre lang ako. Hindi bale, si Richard na lang yung gawin mo 001, 002 na lang ako. You know, so that's very statesman-like of him, no, for him to offer that na okay lang, downlines na lang ako dito sa iFern kasi mas magaling siya, mas ano, negosyante siya, CPA siya, ganyan, no. So anyway, we did as he wished. So, sipin mo, those people who left last year, 17 years ko nang kanegosyo, no? Kumita ng 80 million yung isa kumita ng 60 million, pero sinaksak ako sa likod, tapos nagtayo muna ng sariling kumpanya, unti-unti nang ginagapang yung grupo, tapos nung nabuking sila, nagpaalam, nagresign. Of course, some of them, we terminated them for violations. Some, they resigned, so we accept their resignation. So 17 years mong kanegosyo, yung si Richard ninong pa ako sa kasal nila, wala pa siyang girlfriend, wala pa siyang asawa, wala pa siyang anak, kanegosyo ko na. Tapos yung downline naman niyang si Tads, ganyan pa lang kalaki mga anak, 5 6 7 8 no, 4 yung anak niya. Kakilala ko na siya, kanegosyo ko na siya. Ngayon meron na siyang 3 apo. Tama? Yung mga anak niya ang pinag-aral, iFern at iFern. Ang bahay na itineo nila, Fern at iFern. Lahat ng kotse nila, motor nila, Fern at iFern. Nakapag-master's degree pa yung isa, Fern at iFern pa rin. So, that long a journey, but still, they stab us in the back, no? And they turn their back on us, and they put up their own company. Tapos, sinisiraan yung kumpanya, sinisiraan ako, sinisiraan si madam, para makuha yung mga leaders, no? Or yung mga networkers or distributor na nandito. Yun yung napagdaanan ko, kaya naging ganito ako. 17 years kong kanegosyo, 17 years kong inilagaan, tinuruan, pinautang, binigyan ng mga kung ano-ano, tama? Parang dati, nung hindi pa sila kumikita, every time magmi-meeting kami, libre ticket, libre hotel, no? Breakfast, lunch, dinner, sagot namin, para makapunta sila ng Manila, para mapag-meeting natin sila. Okay, para makausap natin sila, para maturuan. And famously, in 2016, we did the iFern RPM, no? So 1 week, no? 50 leaders from nationwide, kasama po sila pati mga downlines nila na umalis, no? 50 sila, lahat kami nagbayad 7 days and 8 nights. Sagot namin yung hotel, sagot namin yung ticket, sagot namin yung pagkain. Graduation sa Astoria Plaza ginanap. No? So we did all of that to jumpstart, no? To retrain the entire group, 50 sila, and that became the core.
no? Yung RPM na yon, doon din unang pumasok si Desla Serna, no? Pero sila Zach, sila Melia, they were not part of that 50 people that we trained. But Desla Serna was one of the speakers that we used during the training. No, yun yung jump start. Kung ano nakikita nyo sa iFern, dun yung nag-umpisa yung mga leaders. Pero yung kumpanya mismo, 2012. So marami na kaming pinagdaanan. No? Hindi mo yan mamamadali. Yung gusto mo mangyari, it's not going to happen overnight. If you want to be a better Cecil, you need to, how do you say, kailangan mo lakaran, kailangan mo lagpasan yung mga pagsusubok para maging next level ka na Cecil. You are in that process. Now, recently, ang iniiyakan mo yung upline mong umalis. No? Yung upline mong, ang raming pangako sa'yo na forever, no? Hanggang dulo, magkasama tayo, hindi ko kayo iiwan. Eh, nagkaroon na siya ng problema, iniwan kayo sa ere. Tama? Kaisa naman ako, sir. Oo. Okay, so meron akong sasabihin tungkol dyan kasi may nangyari nung isang araw, no? Hindi na natin chichismis ng malaking detalye, pero since they live in the same village, no? Bigla niya nakita may maraming kotse na nandun sa bahay nung dati niyang upline. Eh nakilala niya yung mga kotse. Yung mga kotse, yung mga terminated na tao dito sa Ivern. So sinugod nila yung bahay. Tapos, upline, ba't ganyan ka? Ganyan. Eh, parang ano, telenovela. So, siyempre, sagutan sila. Ganun, no? May konting komosyon na nangyari. So, let me give you, I have a chat group, no? Yung meron akong Viber, Ignite XO. No? Kaya nang hula ko na ibig sabihin ng XO. No? Ignite to. So anyway, parang one of the leaders there said, "Sir, paano nyo kinakaya? Yung mga tao na mga sumaksak sa likod ninyo, ganito, ganyan." So I sent her a quotation by Albert Einstein. Albert Einstein said, "Weak people, revenge. Strong people, forgive. Intelligent people, ignore." Okay, so karamihan na nandito nasa ano pa kayo? Nasa weak people pa kayo. Weak ako. Nasa weak people pa kayo. Okay? It takes time to become strong and to forgive. It takes time. Ako, I'm beyond, no? I'm beyond strong. I'm in the intelligent side because I ignore them. Kasi alam ko yung ginagawa nila, sarili lang nila sinasaktan nila. Pagka siniraan nila ako, okay, sabi nila diktador ako. Okay, o eno ngayon kung diktador ako. Ako naman yung diktador na nagpayaman ng maraming tao. Tama. Tama? Yung mga umalis last year, ang bansag nila kay Madam, pokpok daw. Ang pokpok daw ng iFern. Itong grupo na recently, no, na sinisiraan tayo sa Facebook, ang nickname nila kay Madam, Barbie. So Barbie is another word for pokpok. Oh, so, paano naging pokpok si Madam? Nagkakilala kami ni Madam sa Hong Kong. Ang ex niya, gobernador slash congressman. Ako lang yung second boyfriend ni Madam. Paano siya naging pokpok? So, alam ni Madam, hindi siya pokpok. Alam ko rin, hindi siya pokpok. So, we don't care about those people. Hindi kami apektado sa sinasabi nila. Pero pagbabayarin namin sila sa sinasabi nila. Kasi pwedeng idemanda yung mga sinabi, ginawa nila. So, bahala na mga attorney sa kanila. So when you're intelligent and rich, you don't need to fight back because the attorneys will fight back for you. Okay, bayaran na natin yung mga attorney, ano mga kaso pwedeng isampa na lang nila. Okay? So it's a process. It will not happen overnight. No? Yung simple fact na 2 days ago, nag-message ka, "Sir, pwede bang tumawag? You know, nalulungkot lang ako, no? Kagabi pa ako umiiyak, pwede ba tayo mag-usap?" So that is step in the right direction. Kasi instead of tinago mo yung feelings mo, instead of ano, kay buddy ka lang umiyak, kayong dalawa nakakaalam, eh pareho pa naman kayong kulang pa kayo. No? So kahit mag-iyakan kayo, will not have the solution to the problem. No? So when you talk to me for 1 hour, I was able to explain things to you, I was able to give you solution. And you know, turn the sadness, turn the pain, turn the anger, turn it into energy in building your business. Palagi ko sinasabi, best revenge is living well. No? You know, si Nellis nandito, ganun din yung problema niya. Yung dati niyang upline na PD, no? Pinagkakahoy yung mga tao sa ilalim niya. No? Okay? So, that's who they are. Tama? So, if Nell, no, and Ram will say, "Pinaghirapan namin, mga tao namin yan, paano na kami?" You know, that would be stupid of them. Kasi sobrang laki ng mundo eh.
Diba? Philippines pa lang, 110 million yung tao. Ang member ng IFERN, 300,000 pa lang. Tama? So, 109 million and 700,000 are not yet members. So, ang iniiyakan mo? Ang iyakan mo, oh my God, sobrang dami pang hindi pa member. Lahat ng tao pwede kong i-prospect. Grabe, magiging bilyonaryo talaga ako dito. Yun dapat mo iyakan. Huwag mo iyakan yung mga umalis. Kasi usually, mga umaalis naman, wala nang ginagawa yun eh. Wala namang umaalis na kumikita ng malaki. Ano ba? Pagka yung mga umaalis, ano yung nabili niya last month? 2.5. Tama? Wala naman, wala nang binibili yun eh. Wala na ring pinapa-member yun. Wala na siyang puntos na umaakyat sa iyo. Wala nang GSR, wala nang cycles na umaakyat sa iyo. Wala nang 1616 na tumutunog sa phone mo dahil sa kanila. So wag mo sila iyakan. 'Di ba? Nung nagpadala sa akin ng picture si Ram sa Casinel na, "Sir, ito sila oh, magkakasama na sila nung dati naming apply." Oh, sabi ko, "Dayan, pakilabas nga yung magkano yung sales report nitong mga taong umalis." Oh, edi yung sales report dumating, yung mga tao mismo every month paliit ng paliit. Ano? Ibig sabihin 3 buwan na sila nag-uusap. 'Di ba? Umpisa pa lang ng taon, hindi mo na sila tao. 3 buwan na silang kumakausap ng dati ninyong upline. Tama, ang gumagalaw na lang yung tao sa ilalim nila. Yun yung inyo. Kagabi kakasama namin si Mike Lim, gulat na gusto. "Besh, kumusta? Galing siya ng Hong Kong, galing siya ng Bangkok, parang siguro 3 linggo na kami din nakikita. Anong chismis? Anong chismis? Bali ka sila ni Madam." "Si Madam, ikaw, anong chismis?" "Besh, anong chismis?" Tapos yung sabi niya, "Parang hindi ko nakita si Zach." Sabi niya ganun. Sabi ko, "Ay, last month pa, wala na siya." Sabi ko, "Last month, di mo ba nakita si Melanie number 1? 6 packs yung umakyat ng stage. Baliw na baliw lahat ng kababaihan. Gusto na mag-number 1 di dahil sa income, dahil sa 6 packs. Sabi niya, "Hindi ko nakita. Oh my God. What happened?" Ganyan, ganyan. Di niya mag-gets. Sabi niya, "Ha? Ayaw niya tanggapin yung sanctions ng kumpanya." Sabi niya, "Ako, kung anong kailangan ko gawin, kung anong kailangan ko lunukin na pride, anong kaya, kung anong kailangan na hingi ng patawad, kung anong kailangan ko iluhod, kung luluhod ako para humingi ng tawad, para magtuloy-tuloy yung 3 million to 5 million, gagawin ko." Sabi niya kasi, "Saan pakikitain yung ganyang kalaking pera?" Diba? Sabi, ganun nang ganun si Mike Lim. Sabi niya, "Besh, nasusuka ako. Parang hindi ko matanggap na ganun sila. Ba't nila kayo ginanon? Kita ko naman kung paano nyo sila alagaan hanggang sa bahay ninyo, hanggang sa abroad, hanggang sa ano." So, sabi ko, "Alam mo, Mike, parang this has happened to me many times. Pag ang tao kumita na ng malaki, and in the case of Fern and Ifern, kumita na ng sobrang laki, sabi ko, lalabas na yung tunay niyang ugali. No? Disabuse yourself of the notion na ang tao nagbabago pag nagkapera. Hindi totoo yun. Money is a magnifier. No? Magnifying glass. Alam niyo yung magnifying glass? So, pagka wala kang pera, pero matulungin ka, pag nagkapera ka, magiging mas matulungin ka. Okay? Kung wala kang pera, maawain ka, nagkaroon ka ng maraming pera, magiging mas maawain ka. Tama? When you are charitable, you don't have money, now you have money, you can be more charitable. Kung mayabang ka, wala kang pera, ngayon nagkapera ka na, nuknukan ka na ng yabang. Tama? Kung ikaw, wala kang utang na loob, nung wala kang pera, nagkapera ka na ngayon, pakyo na sa lahat ng tao. Kasi mas lalo ka nang walang utang na loob, marami ka ng pera. So, nag-iisip si Mike Tim, sabi niya, "Iba ka, Dada. Hindi ko kaya yung kinakaya mo." So, sabi ko, iba tayo eh. Negosyante ako eh. Ito yung pinili kong gawin eh. Ang pinili kong gawin, makatulong. Pinili kong gawin, makagawa ng milyonaryo. So, syempre, hindi lahat ng milyonaryo na nagawa mo, may utang na loob. Hindi lahat ng milyonaryo na nagawa mo, merong gratitude sa puso nila. No? Hindi lahat ng milyonaryo na nagawa mo, mahal ka. Mahal lang nila yung sarili mo, ginamit ka lang nila para pagkakitaan ka. And hindi ko minamasama yon. Kasi hindi ko naman sinabi na sharing prosperity through entrepreneurship only to good people in the Philippines. Diba? Hindi ko naman sinabing sharing prosperity through entrepreneurship to only to people with gratitude in their hearts. Na naman tayong ganun eh. Paano to pag maglalatag ka? Be, may utang na loob ka ba? Kung wala kang utang na loob, hindi ko yung hinahanap ko. Ikaw, may utang na loob ka ba?
pinalaki ka bang may utang na loob sa puso? Diba? Kasi kung hindi ikaw yung taong may utang na loob, ano to, hindi mo nalalatagan, edi pucha, yung sa 110 million na tao ng Pilipinas, baka 10 million na lang yung pwede mong latagan. Kasi 100 million, walang utang na loob. Tama? Sinong may OFW na, sino may OFW seaman ba dito kahit dati? OFW seaman meron? Si Buddy lang talaga, dalawa lang sila. May kamag-anak na OFW seaman. Nakakita na ng OFW seaman. Grabe, no, yung iba hindi pa nakakita ng OFW seaman, ha? Buddy, punta ka dito. Sandali lang, mabilis lang para papakita ko lang ang itsura ng OFW seaman. Yung mga iba kasi hindi pa nakakakita, hindi nagtaas ng kamay. Yan. Yan. Sige. Sige. Ikot-ikot ka nga dyan. Ikot-ikot. Yan. Yan. Tapos halikan mo si Cecil. Yan. So, yan yung itsura ng OFW seaman na pinayaman ng Ivern. Ah, okay. So, if you know any OFW seaman, you know, the story is the same. 20 years kong binuhay ang pamilya ko. Isang buwan lang ako hindi nagbigay ng pera, napakasama ko ng tao. Sakim na ako, makasarili, walang pakialam sa mga kamag-anak, yumaman lang, anyabang na, di ba? That is the story of the Philippines, no? You know, Philippines is a country of great people, country of happy people. But unfortunately, because of the OFW seaman situation, we are a country of entitled people. No? Basta merong kamag-anak na kumikita ng mas malaki, dapat suportahan ang buong angkan. Tama? Yun yung masaklap sa Pilipinas. Basta meron ng kumikita, buong angkan, nakaasa na. Diba? Pagka meron yung si panganay, graduate na, nagtatrabaho na, diba? Magre-retard na si magulang, siya na bahala magpaaral sa mga kapatid. Bakit naging obligasyon ng kuya at ate yung mga kapatid? Diba? Wala naman siya doon nung ginagawa yung kapatid eh. Diba? Yung mga nanay-tatay naman ang nag-choose, no? Na gumawa ng mga anak. Dapat obligasyon. I mean, at least in a Chinese family, that is how we're brought up. Huwag ka mag-aasawa kung hindi mo pa kaya bumuhay yung asawa mo. Huwag ka mag-aanak kung hindi mo kaya buhayin yung anak mo. Huwag ka mag-aanak ng marami kung hindi mo kaya buhayin yung lahat ng anak mo. Okay? So, that's how we were brought up. And yung lalaki is always padre de familia. Diba? The role of the man is to produce or make money for the family. It's only in the Philippines na or the Filipino na yung nanay ang breadwinner, no? Lola ka na, ikaw pa rin yung breadwinner. Si ate yung breadwinner. No? Sa Philippines lang yun. No? We live in a matriarchal society. No? Yung nanay ang gumagawa ng pera, tapos yung tatay yung nagbabantay ng mga bata or si nanay, OFW, seaman, whatever. Tapos si tatay, sugarol, babaero, lasenggero. Diba? Pero buwan-buwan may padalang pera. No? I'm not saying all. Hindi ko sinabi lahat ng lalaki dito walang kwenta. Hindi ko naman sinabi walang kwenta ang Pilipino na lalaki. Ang sinasabi ko lang, tanggap sa society natin yung ganon. Tama? Tanggap yung ganon eh. Sa Chinese, hindi tanggap yung ganon eh. Pagka yung lalaki, hindi nagninegosyo, hindi nagtatrabaho, kinakahiya siya ng buong angkan. Kasi ano kang klaseng lalaki? Diba? Eh, siyempre, may mga magulang din na konsentidor. Eh. Sasaluhin ng magulang yung obligasyon ng anak nilang lalaki kasi hindi niya nagagampanan yung obligasyon niya sa pamilya niya. No? So, it's really about upbringing. Sino nag-attend ng sizzle yesterday? Diba? Kaya sabi ko nga, no, parang the Filipino household, diba, ang itinuturo, maging empleyado. Diba? Sa Chinese household, ang itinuturo, maging negosyante. No? Kaya ang hope ko is, you know, joke lang to, no? Ang hope ko is gawin kayo lahat in-check. No? Na ang thinking na ninyo magnegosyo, ang thinking na ninyo yung mga anak ninyo pag ninegosyohin nyo rin. Di ba? Kasi sayang eh, kung mapayaman ko kayo, tapos yung mga anak nyo, ending, pinag-aral nyo, graduate, tapos naging empleyado lang din. Di wala. Di isang henerasyon lang yung natulungan ko. Kasi hindi ko naman ginagawa to kasi, you know, sabi ko ka, we had a supplier, no? Supplier ng relo. Bata pa ako, bumibili na ako sa kanila. But unfortunately, namatay itong mag-asawa during the pandemic. So, nahawa po sila sa COVID, no? Namatay silang mag-asawa. Siguro, what? Maybe
18 years ago, sabi niya sa akin, Tom, ang galing mo magnegosyo, sobra. Sabi niya, alam mo, nakikita ko dadating ang araw, mas mayaman ka pa kay Lucio Tan, sabi niya sa akin. Sagot ko sa kanya, Mr. King, hindi ko pinangarap na maging mas mayaman kay Lucio Tan. Gusto ko lang gumawa ng maraming milyonaryo. Thank you, sir. So, my story there is, you know, kung merong nicho, kunyari nakalagay Lucio Tan, father, billionaire, founder of LT Group. Sabi ko, nakalagay Tomani Tan, no? He created many millionaires. You know, yun lang yung sa akin. Okay? So, you know, so that's my vision, that's my mission. Kaya kung meron man nang gago sa akin, merong sumaksak sa likod ko, 'di ba? Merong siniraan ako, hindi ko na papatulan. Bahala ni mga attorney sa kanila. Basta, kunyari, merong pinost sa Facebook, merong mga screenshot na galing sa mga chat group, no? Pag kami nagsumbong sa amin, may pinadala. Ginagawa lang namin, meron kaming chat group na puro attorney yung laman, no? Meron kaming attorney na personal, merong attorney na sa loob ng iFern, merong attorney na external din si iFern. So, tatlo yung attorney namin na nandun. One corporate attorney, one external attorney for iFern para sa mga kaso-kaso, and one private attorney namin ni Madam. So, tatlong attorney yung nandun, papadala lang namin. Tapos, naghahati yung mga attorney. Eto, trabaho ko to. Lahat ng mga termination letter, notice to explain, isang grupo yung humahawak. Yung demanda ng iFern dun sa mga tao, may humahawak. Tapos, yung demanda namin na personal, as Tomani Tan, demanda na personal bilang Mamadam Kim, is ibang attorney rin yung humahawak. Pino-forward lang namin sa kanila, sila na bahala. Hindi na yung tangin na nila kami. Wala kaming ganun. Diba? Basta pinadala sa amin, okay, thank you, forward. Bahala na yung mga attorney. Marami namin ginagawa. Parang, kumbaga, I would rather use my time, you know, to talk to you, to talk to Cecil, than, you know, waste my time making revenge on these people. No? My attorneys can handle it. They take care of that. Kaya nga, lahat na malalaking kumpanya may legal department eh. Diba? Para makapokus sa pagnenegosyo yung presidente at yung executive committee ng kumpanya. Kasi hindi ka nagnegosyo para makipagdemandahan. Hindi ka nagnegosyo para makipag, ano, anong tawag mo doon? Resbakan. Diba? Meron taong gagawa niyan para sa'yo kasi busy ka magnegosyo. Busy ka nagawin yung pagtulong. Okay? So, do I answer your question? No? It is a process. Huwag mo madaliin. Huwag mo sabihin, grabe, gusto ko na maging ano, next level na Cecil. Kailan? Bukas. Hindi siya mangyayari. Kasi, kumbaga, itong nangyari sa iyo ng upline mo, di ba? Ito yung proseso, di ba? Nag-usap tayo. Sabi niya, tama ka, sir. Oo, gagawin ko yung sinabi mo. Okay, step one pa lang to. Dadating yung araw, kung hindi man upline mo, baka downline mo, may gagawa pa rin sa iyo ng ganyan. Ay, sir, ano? Pag may nangyari ulit na ganun, magpapadami na lang ako ng pera para may pambayad ako sa titira. Yun. Yeah, si Cecil ang tirador ng iPhone. Hindi, si sir may mga attorney, no? Di ganun din ang gagawin ko para may taga-tira. Sabi niya mahal yung attorney, tirador na. Pag yung ano level ng income ko pang tirador pa lang, edi doon muna tayo. Si John Salera, mura lang. Palagi niya sinasabi, sir, painumin mo lang ako ng beer, akong bahala sa kanila. Isang boteng beer lang sila, sir. Basta sir, ang na-realize ko, no, nung after nating mag-usap, ano, kaya ako naka-move on, tapos, yun nga, nakapag-grind na agad ako after ko makausap si sir ng 1 hour. Ano, ang na-realize ko noon, hindi pala, may mga tao na hindi ko dapat bigyan ng emosyon. Yung ultimong galit, dapat hindi ko yun maramdaman sa tao na yun dahil di nila deserve yung emotion ko. Even kahit galit na emosyon, di nila pwedeng matanggap mula sa akin. So yun, i-work out ko yun, sir, ngayon. Kaya, mas, sa tingin ko, mas mga nitong mga susunod na mga araw, unti-unti, matatanggal ko din yung emotions na meron ako. Ang alam ng grupo ko, wala na akong emosyon eh, pero may natira pa eh. So yun. You know, siguro wanting to teach you, hindi sa wala kaming emotion. No? Kami ni Madam, may emotion kami. Pinipili lang namin kung anong emotion na bibigyan natin ng panahon. No? We do not give time to anger.
We do not give time to frustration. We do not give time to sorrow. Tama? We give time for compassion. Yung awa natin, yung pagkalinga natin, yung pag-intindi natin sa tao, hindi mawawala. Kasi kung wala kang emosyon, wala kang pakialam sa lahat. Tama? So the compassion is there. No? Kasi you want na umangat, umasenso yung mga tao. Gusto na mong yung mga pinagdadaanan nila, pag natulungan mo sila, malagpasan nila yung pinagdadaanan nila. Diba? We continue to have passion, no? For helping people, for teaching people, tama? For guiding people. So, si Madam nandyan, walang tigil siya, di ba? Lahat ng energy binibigyan niya para palakihin yung brand, no? Na Fern, I Fern, Kim's Diary, Million Glow, Kim Abelard, Tomanitan. Lahat ng effort yan connected eh. Namimigay tayo ng Fern C, namimigay tayo ng Fern D, di ba? Natatandaan ng mga tao yung mga brand natin, mga produkto natin, di ba? We are building, no? We are building. And we are continuously building. So, being emotionless is not the goal, no? The goal is to be able, no? Alam mo na yung kilala mo na yung sarili mo. No? Magagalit ka, o sige, okay. Pagka nagalit ka, may masosolve ba? Wala. Di ba? Pagka galit ka, umiiyak ka, parang hindi ka makapag-isip na maayos eh. Di ba? So para sa akin, anger is a wasted emotion. Okay? You know, frustration is a wasted emotion. Lahat ng mga wasted, no? Hindi ako magsasayang na napaka-precious ng oras ko eh. Di ba? 25 million yung halaga ng oras ko eh. No? Time is so precious. Time is the most precious commodity for me right now. It's not money. Ang bilis lang gumawa ng pera. Yung oras yung pinaka-importante sa akin ngayon. Kaya ngayon, what I've realized, no, for the people who betrayed me, parang I need to choose carefully who are the people I will guide, who are the people I will teach. Diba? Yung mga tao na pasaway, yung mga tao na pabigat, yung antagal mo nang tinuturukan, kinakausap, di kayang sumunod, tinatanggal ko na yung oras ko sa ganon. Diba? Kasi turo ka ng turo eh. Tama sir. Grabe ka sir, tama sir. Tanga-tanga ko talaga. Pero pag alis, iba naman yung gagawin. Di rin naman gagawin yung mga payo mo. Di rin naman gagawin yung mga itinuro mo. Tama? So, ba't ako magsasayang ng oras sa ganon? Doon na lang ako sa lalapit sa akin, sir, ito yung gagawin ko, sir, ganito, tama ba, ganon. Sir, by the way, kahapon, meron akong family pa. Hindi ko sinabi yung may family package yung kinakausap ko. Ha? Nag-example lang ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit na everyday, isang friendly yung benta mo, basta everyday, ilaban mo lang siya ng ilaban. Diba? Ang tulo ko ngayon, grow by 1% per day. Ano ba yung 1% per day? Kung 100 capsules ng friendly ang kaya mo ibenta sa isang araw, bukas 101 lang. Sumunod na araw, 102 capsules. Sumunod na araw, 103 capsules. Pero pagtapos nung taon, 'di ba? Ano na 'yan? 464 capsules a day na 'yung binebenta mo. 1% a day lang 'yon. Tama? So that one little effort every day, you know, sobrang laki 'yung magiging resulta. Ang problema kasi sa tao, nakabenta ng isa today, okay na, bukas na ulit. Tapos bukas, walang benta. Hindi bale, malas tayo today. Baka bukas, swertehin tayo. Pagka wala kang kausap, araw-araw, malas ka talaga. Pag ina-expect mo yung naghihintay ka ng PM, Lord, sana mag-PM yung bibili. Parang walang signal dito. Tapos yung mga iba, 1616, oh, ba't tumigil? Sira. Wala yata ang signal. Ba't nawala yung mga 1-6? Wala ka namang ginagawa eh. Diba? Yung mga leaders na pagka nagpakita, walang tigil yung tunog ng cellphone kasi walang tigil yung trabaho nila. Diba? Okay? Did I answer your question? Yes, sir. Tsaka, yes. Sa mga sinabi mo, sir, kaya rin pala hindi ko siya pinagdadasal pa dahil hindi pa ako ready. Kasi alam ko talaga sinasagot eh. Pag nagdasal ka, sasagutin talaga. Kaya siguro hindi ko siya sinasabi sa prayers. Kasi alam kong may kapalit yun eh. May pagdadaanan ako para makuha ko yun. So yun siguro hindi pa ako ready. Kaya hindi ko pinagpe-pray. So yun ang munang pagpe-pray ko, sir. Yung konti lang naman munang ibigay sa akin. alam mo ha? Okay. Ano yung message ko kahapon? Kung may hiningi tayo, okay Lord, meron siyang kapalit na sacrifice. Yes, yun nga yun siguro. So, do not be afraid, no, of challenges.
Kasi gusto mo ng ano eh, you want a great life eh. Million dollar club ka na eh. Tama? So you want to be million dollar club too, tama? Million dollar club too is a 100 million. Wala ka pa doon eh. Tama? Si Buddy nga hindi pa nga million dollar club eh. Ano ka MDC3? MDC3 no? MMC3. Ah, MMC3. Ano yung magkano yung total mo? 31 million. Oh, 31 million. So he's 19 million away from MDC, tama? He's 19 million away from MDC. Ikaw nasaan ka na? 80 million? Apo. Oh, so you're 20 million away from MDC too. Tama? In order no to reach those heights, marami pa talagang challenges na darating. Hindi tayo dapat matakot sa challenge. Lord, don't give me challenges yet. Ha? Tandaan niyo yung prayer niyo, always in the affirmative, never in the negative. Pag sinabi mo, don't give me challenges, ang narinig ng universe, give me challenges. Okay, so you're gonna have challenges anyway. Dadating at darating, walang may problema sa atin eh. Ang wala lang problema yung walang ginagawa. Yung mga palamunin, wala silang problema. Kasi yung problema nila, pinasa nila sa iba, basta may nagpapadala ng pera, okay na sila ulit. Yan, yung mga batugan, palamunin, yan. Wala silang problema. Kasi naipasa nila yung problema nila sa iba. Diba? Palagi nga sinasabi nung nanay ko, magnarinig ko yung nanay ko, yung lola ko, yung tito ko. Sabi niya, ba't kasi ang gagaling natin? Sabi niya ganun. Ang ibig niya sabihin doon, kasi I'm just translating from Chinese. When they say, ba't ang gagaling, why do we care so much? Na yung problema nung iba, sinasalo natin. So, kung hindi mo matiis na hindi solusyonan yung mga problema, talagang mas mahirap yung pagdadaanan mo kumpara dun sa mga taong walang pake. Yung mga taong walang pake, mga palamunin, mga batugan, naghihintay lang sila eh. May magsosolusyon ng problema eh. Pag nabuntis niya yung kapitbahay, tapos nagkaroon ng anak, nay, walang pambili ng gatas. Tay, walang pambili ng diaper. Tapos may inis yung nanay, yung tatay, pero bibili ng gatas, bibili ng diaper. Nasagot na yung panalangin ni Batugan. Wala naman siyang ginawa. Nagsabi lang siya sa nanay, tatay. Ang nagsob yung nanay, tatay. Tama? Kaya ang rami dito, ang nagpalaki lola, ang nagpalaki lolo, ang nagpalaki tito, ang nagpalaki tita. Kasi yung mga tao nga walang pake. Okay? So, don't be afraid of challenges because challenges will always be there. Okay? Parang, be excited for growth because only with challenges will the growth come. Kung wala ka challenges, di ka mag-grow. Yung apat na buwan na nasa Amerika si Madam na habang halos maghiwalay kami dahil sa mga pinagdaanan namin na problem dahil sa network. Wala kaming problema. Hindi ako babaero, hindi ako sugarol, hindi ako lasengo, di ba? I'm responsible. I'm responsible to all my children. Even the children of Madam, even to Madam. Pero mga pinagawain namin, yung pinagmulan ng gulo namin, network. Okay? Mga misunderstandings sa network, differences in leadership style, differences in management style. Network yung nagbibigay ng problema sa amin. And I needed no to become a better leader. I needed to become a better person and a better partner no para ma-solve namin yung problem na yan. Diba? Kasi the solution is not for me or for her to get out of leadership and management of IFERN, but for Mama Dam and I to be able to lead no together no peacefully and collaboratively na talagang mapalaki namin ng tama yung network. Kasi iba yung ugali ng babae, iba yung ugali ng lalaki. Tama? True, sir. Okay, so talagang kaya different din yung leadership and management style. So that's the big advantage of Fern and IFERN. Because there are two leaders now helping the two different types of members in IFERN. Now, there is the male-dominated leadership. There's a female-dominated leadership. That's why you benefit from both. Yun yung big advantage dito. Okay? Na wala sa ibang kumpanya. Diba? Whether you're a man or a woman, you can excel and you have two role models. Gusto mo maging babae, empowered, okay, adi si Mama Dam yung role model mo. Diba? Lalaki ka, gusto mo maging empowered, eh, di nandito ako. Okay? And ano, gagawin ko yan pag ready na ako. Nobody is ready. You will never be ready. Tanggapin mo, you will never be ready. Kasi being ready is just about
being kabado. Diba? Kunyari, examination, nag-review ka ng nag-review, na-memorize mo na lahat, ready-ready ka na, hindi ka nakabado. Tama? Kung hindi ka nag-prepare, kabado ka. Okay, so dito sa iFern, meron kang negosyo, meron kang lalatagan or whatever, eh mag-research ka muna, sino ba yung kausap mo? Diba? Ano bang industriya niya? Magkano bang sweldo sa ganyang klaseng trabaho? No? Ano ba yung, baka may chika-chika kayo, kaibigan mo siya, ano ba problema niya? Ano ba pinagdadaanan niya? Ano bang pangangailangan niya? Kasi baka ang problema niya, 5,000 a month lang ang extra na kailangan niya eh. So hindi mo muna siya kailangan latagan ng family package. Latag mo lang sa kanya yung reseller para meron siyang extra na 5,000. Or basic, kasi yun lang ang kailangan niya. Or baka walang-wala siyang puhunan. O sige, di mag-affiliate ka na lang muna. Galingan mo na lang mag-post sa TikTok, tapos maglagay ka ng basket. Pag nabenta yung produkto, hindi ka namuhunan, kikita ka. Tama? Pero kung kunyari, nalugi siya, naglabas siya ng 10 million sa restaurant or whatever, tapos lugi siya. Tapos nag-isip siya kung paanong makakabawi. O, edi, kung kaya niya maglabas ng 10 million, syempre, ang latag mo sa kanya, family package, corporate package, para mas mabilis siyang makabalik. Mas mabilis siya niyang mabawi yung 10 million. Tama? You need to be prepared. Nothing will make you ready. Kami ni Madam, dahil marami kaming pera, dahil marami na kaming napagdaanan, palagi kaming ready. Diba? Ready or not, here we come. Ready or not, here we go. Go lang nang go. Kasi at the end of the day, may bala naman kami palagi. Diba? Kung hindi mo kaya gawin, o di kumuha ka ng tao na gagawa para sa'yo. Diba? Dati, diba? Famously, parating kami lang ni Mama Dam nagmamaneho, diba? Kami na sarili drive-drive. Eh, pero yung mga schedule, may alas 4 ng umaga, may alas 5, may alas 6, may alas 7. Siyempre, para protektahan mo yung energy mo, para makatulog ka sa sasakyan, may driver ka na. Kaya ngayon, bumili ako ng van, kaya may driver na si Madam. Tingnan mo, ba't ko niligaluan si Madam ng van, no? Last anniversary namin? Kasi nakikita ko na eh. Sabi ko, ay, dadami yung activity na to. And gusto ko siya bigyan ng driver, kaya bumili ako ng van. Diba? Tapos kasama niya si Chang, yung makeup artist, nagagawa ng buhok, para may sasakyan silang, kasya sila lahat. Oh. Dati, pag tignan nyo, balikan nyo yung TikTok niya nung ano, last year. Lahat ng ganap, siya pa nagmamaneho. Tingnan mo ngayon. Nakikita niyo naman, palagi may driver na, di ba? So, parang ano eh, sa amin, hindi namin nakikita yung problema. Solution ang nakikita namin palagi. Okay? When you get to our level, you don't see problems. You only see solutions. Okay, kung sinasabi, ang good morning, saka sir, may problema tayo, pareho lang ang tunog niyan sa akin. Kasi wala akong ginawa the whole day kundi mag-solve ng problema. Lahat ng message sa akin, sir, anong gagawin namin? Sir, anong decision mo dito? Sir, paano to? Diba? So that's what I do the whole day. I answer questions. I solve problems. Okay. Thank you, sir. May question ka pa? Wala na, sir. Okay. So palakpakan natin si Ceci Rances. Who's the next speaker? Si Buddy po. Take a picture para may ano naman, may souvenir photo naman kami dito. Kung sinong hindi bitter dyan, pa-picture na lang. Tingnan natin kung pinakamaganda yung picture ni Buddy.